just wanna say to everyone who attended, gusto ko po sabihin sa inyo, masaya si Lord. Because ngayon po ay alam naman natin, holiday. Tama po ba? Deserve daw natin ang magpahinga, pumasyal with family. But you are here and I wanna tell you, God is happy. Masaya po ang Diyos sa lahat ng mga nag-attend dito. And so I want you to type present, present, present. I believe, no? My blessings. Alam mo, God rewards those who earnestly seek Him. And so my reward, I tell you. So type present, I'm present, I'm present. This is the last Sunday of the year. Amen. Last Sunday of the year, nakahuli-huling. Diba? Sunday ng taon na ito, 2021. Ano masasabi mo sa taon na ito? Diba, best year ba o masalimuot? Masalimuot ba? But anuman, ang description nyo sa taon na ito, I wanna tell you po, itong taon po na ito, kung titignan nyo lamang, madami pong breakthrough at blessings at madami po tayong dapat ikapasalamat. And so that's what are we going to talk about this afternoon. And so before we start, let's pray. Amen. Let's pray po. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we thank you. We honor you, Lord. We appreciate everything that you have done. Lord God, sobrang dami mong ginawang magaganda ngayong taon na ito. Lord God, tulungan mo po kami to cultivate a grateful heart. I-bless nyo po ang gawain namin. Anoint our service today. And bagamat, Panginoon, busy kami sa holiday, tulungan mo kami to focus on you, to put you first. Ang sabi mo nga kanina, nire-rewardan mo ang mga inuuna ka at hinahanap ka at pinaprioritize ka sa kanilang buhay. Salamat po, may gagawin ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say amen. Amen and amen. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, happy Sunday. Happy Sunday. Today, I will be sharing about God. Thank you. God, thank you. Open your Bibles muna. Basahin ko muna yung text to Luke 17, 11 to 19. Luke 17, 11 to 19. And so, we're gonna talk about yung 10 lepros na pinagaling ng Panginoon. Sige po. Luke 17, 11 to 19. Basahin po natin. Okay, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance. Kasi alam niyo naman ang mga lepros, hindi yan pwedeng dumikit sa tao. In verse 13, and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us, maawa ka sa amin. When he saw them, so nung nakita sila ni Jesus, sabi ng Panginoon sa kanila, go show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. They were healed. Woo! One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Verse 16, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Verse 19, then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Amen. So God bless us. Okay, ngayong hapon na ito, as we talk about, okay, God, thank you. Can you type that? Sabihin mo nga, God, thank you. Thank you. Ngayon pong last Sunday ng taon, wow, amazing, no? Last Sunday ng taon. Okay? Before we write another amazing goals, no, before I empower you about 2022, before we write another set of prayer requests, and before we write down resolutions, diba, for next year, alam nyo po,
the best thing to do na gustong gawin ng Panginoon, okay, o best thing to do kay na gustong gawin, na gusto ng Diyos na gawin natin, is to list down the things you are grateful for, okay, and say, God, thank you. Kasi ang dami po sa atin yan. Excited naman, 2022, okay, ang dami ng goals, ang dami ng requests, diba? Ang dami na rin mga gustong baguhin. But before natin gawin lahat yan, why don't we pause and write down the things we are grateful for? And say, God, thank you. Yung 10 lepros, they asked for healing. Yeah, diba? They asked healing from God. And isa lamang ang bumalik kay Jesus para magpasalamat. Kaya sabi ng verse 18, has no one returned to give praise to God except this foreigner? Hello? Makikita po natin dito that an attitude of gratitude matters to God. An attitude of gratitude matters to God. Ayaw ng Panginoon na ngayong magtatapos ang taon, ayaw niya, okay, na makita tayong hayok na hayok sa another goal, sa another prayer request, sa another resolution para tayo ay mag-improve, na hindi natin kinapansin ang kanyang mga nagawa at hindi natin siya pinasalamatan. An attitude of gratitude matters to God, I want to tell you. Amazingly, daming tao po ang lumalapit lamang sa Diyos kapag may kailangan sila. Pero nakakalimutan na siya kapag nakuha na yung gusto nila. Ang galing po natin every January sa Seek First. Kaya ang galing-galing natin mag-fasting, mag-pray. Bakit? Dahil may mga gusto tayong makuha. Tapos noong December na magtatapos na ang taon, ni walang bumalik sa Diyos para magpasalamat. And so sana hindi po tayo hinahanap ng Diyos sa sinasabing, wala ba akong bliness dito? Wala ba akong pinagpala? Wala ba akong pinagaling? Diba? Bakit walang nagpapasalamat? Hello? Hello? Alam niyo po ba that the door to God's presence is our thanksgiving and praise to Him? That's the door. If you want to experience the very presence of God, then you need to be thankful. You need to enter His gates with thanksgiving and praise. Ano po sabi sa Psalms 100 verse 4? Sabi dyan, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. So makikita natin dito na yung pintuan para makapasok ka, hello, 'di ba, sa presensya ng Panginoon is thanksgiving and praise. Yan pong gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang po ngayong magtatapos na ang taon, but January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, gusto ng Panginoon na i-approach natin ang kanyang presensya with thanksgiving and praise and not with our long prayer requests. Kasi sobrang dami po, okay, na lumalapit sa Diyos, nag-worship sa Diyos, ang dala-dala po nila ay ang kanilang prayer request. Hindi po ang susi, okay, ay thanksgiving and praise. Enter into His gates with thanksgiving and praise. And that's what God wants us to do today. Okay? Ngayong last Sunday na ng taon. At hindi lang po ngayong araw na ito, but araw-araw ng ating buhay. Hello? Alam niyo po, 13 years na po ako naglilingkod sa Diyos. 13 years na po akong nagpapastor. And ang dami na po nagko-confess sa akin na sila daw ay nagnakaw na, nakapag-commit ng adultery, okay, nakapagsinungaling, sila ay nangaliwa at, you know, sari-saring mga kasalanan na
ikakalunok mo na lang, no? Pero wala pa po nagko-confess sa akin at wala pa ako narinig na nagsabing nagko-commit ako ng kasalanan ng ungratefulness. Pasora, hindi po ako ungrateful. Wala pa ako naririnig na nagko-confess na ungrateful sila. Why? Because hindi po natin ito maamin. Hindi po natin maamin na tayo ay ungrateful. And this is actually a hidden sin. Hello? Hindi natin maamin na tayo ay ungrateful. At alam niyo po ba, ito po ang problema ng ating society, especially ngayon, because of the rise of social media. Matagal na rin problema ito. Lalo pa ngayon, uso na ang internet at lahat na kaya na nangyari sa buong mundo ay nakikita mo. Alam niyo po, ngayon, ang dami-dami pong taong ungrateful. Yan po ang problema ng ating society ngayon. At bakit din madaming depressed? Ang daming hindi masaya? Ang daming anxious? Why? Why? Because they are ungrateful. Yung ang dami-dami mong pagpapala, yung ang dami-dami magagandang nangyayari sa buhay mo, pero nakikita pa rin ay yung kawalan. Yung nakikita pa rin ay yung problema. Yung nakikita pa rin ay yung mga hindi nagawa sa kanila ng Diyos, ng kanilang magulang, at ng ibang tao. At nakikita pa rin nila yung wala sila. And we have become a bunch of ungrateful people. Hello? Hello? And I want you to see yourself right now. Alam mo, may mirror ngayon na nilalagay ang Diyos sa atin. At gusto niyang makita natin itong isang bagay na hindi natin nakikita sa ating sarili. Yes, alam mo, itong taon na ito, napaka makasalimuot. Ang dami na matay, ang daming nagkasakit, ang daming tinamaan ng COVID-19, particular ang Delta, at ang dami ring nawala ng bahay. Because of, you know, sari-sari mga bagyo. And pwede nating sabihin, wala naman dapat ikapasalamat. But I want you to pause right now. I want you to pause right now and God will reveal to you na sa kabila ng hardships, sa kabila ng madaming pagsubok, sa kabila ng madaming problema, may ginawa siyang maganda. And God wants you to be thankful and grateful. Sige nga, i-type nyo. Sabihin mo, God, thank you. Sige po, sabihin mo, God, thank you. Alam niyo po, para maging leprous ka, it's the most pitiful situation one can be in para maging leprous ka. Actually, ang leprosy po is the most harmful skin disease. Okay? It is a brutal disease kasi ang gagawin po ng leprosy sa'yo, kapag ikaw ay may leprosy, papatayin niya lahat ng parte ng katawan mo. Kanyari, papatayin niya yung kamay mo o yung ilong mo o yung tenga mo. Papatayin niya, tas mabubulok yon, tas matatanggal yon. Okay, sa isang tao, matatanggal yung parte na yon, yung kamay, ganun kabrutal po ang leprosy hanggang sa yung tao na meron nun ay mamamatay na lang. At ito po ay nakakahawa rin sakit, kaya kapag ka may leprosy ka, you will be isolated. Magpapaalam ka talaga sa yung pamilya and hindi mo sila makahug, hindi mo sila makikiss. Okay, tas hindi. Pag nagbabay ka, hindi ka na nila makikita muli hanggang sa mamatay ka na lang. Tapos titira ka sa tinatawag nilang leper's colony. Okay, doon ka titira. Kaya po nakita po natin kay Rina sa verse na yung 10 magkakasama. Because yun nga, they were now a part of the leper's colony. Okay, kaya when they saw Jesus, this is a big deal. Kasi alam nila, naririnig nila, na si Jesus ay gumagawa ng himala. And so they were so excited. They had faith. Walang doubt na kapag napansin tayo ni Jesus, hindi pwedeng hindi tayo gumaling. Alam nila pagagalingin sila ni Jesus. At ang sagot ni Jesus is kind of weird.
But it made sense to them. Why? Sabi ni Jesus, go show yourselves to the priest. Kasi yung priest at the time, hindi lang kasi jury. Okay, alam niya naman ang nature ng priest nung panahon na yon. Pero sila din ay doktor. Ibig sabihin parang hindi sabihin doktor, parang doktor ang sabihin na, okay, may leprosy ka. Okay, gumaling ka na. Pwede ka na ulit bumalik sa society natin. Okay, may sakit ka. Kailangan nasa leper's colony ka. So sila magsasabi kung magaling ka na, okay, o may sakit ka. Okay, kaya yung pinapagawa ni Jesus sa kanila, it entails faith. Na kapag dapat nagpakita sila sa priest, magaling na sila. Hello, may kausap po ba ako rito? Ibig sabihin, ina-assure sila ni Jesus na, okay, pagagalingin ko kayo, show yourselves to the priest. At yun nga po ang nangyari. Di po natin alam kailan sila gumaling, pero alam natin na habang papunta sila sa priest, bago sila humalap sa priest, basta alam natin na gumaling sila. Okay? Tapos, ayon sa kwento, may isa po na bumalik kay Jesus at nagpasalamat. Okay? At ito pa nakakamanga, yung bumalik po ay hindi mga quote-unquote Kristiyano. Yung bumalik po ay hindi quote-unquote Kristiyano. Yung bumalik po ay ang Samaritano, enemy of the Jews. Parang ganito yung picture. Yung Christians na talaga napakalalim kay Lord, sabihin mo na, ay hindi bumalik. Tapos yung sabihin mo nang yung isang ISIS, siya pa yung bumalik at nagpasalamat ng matiimtim na umiiyak pa, na lumuhod pa sa Panginoon. And this is actually a sad story of ungratefulness. May 9 na ungrateful at may isa na grateful. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa 9, pero siguro na problema ni, ano ba yung pinagaling kami? Okay. O, kailangan bumalik kami sa bahay, dami namin aasikasuhin, at nakalimutan na yung nangyaring himala sa kanila. Pero may isa na bumalik sa Diyos at nagpasalamat. Now, I'm gonna tell you 4 things about ungratefulness. May kausap po ba ako dito? I mean, 4 things about ungratefulness. Unang-una po is this, okay? Ang ungratefulness po will make one entitled. Amen? Okay, it will make one entitlement. Okay, diba? Ungratefulness, okay, results to entitlement, or entitlement results to ungratefulness. Ano ibig sabihin ng entitlement? Entitlement means, okay, entitlement is the belief that one is deserving of privileges or special treatment. Kapag ungrateful ka, ibig sabihin meron kang entitlement, 'di ba, spirit. Yung parang feeling mo, deserve ko 'to eh, dapat lang pagalingin mo ko. 'Di ba? Dapat lang, 'di ba, binigay mo sa akin 'to. Dapat lang talaga pagsilbihan mo ako. 'Di ba? Deserve ko 'to o karapatan ko ito. 'Yun ang ibig sabihin ng entitlement. Eh, kaya po yung mga taong entitled, never sila magiging grateful. Eh, at ang mga ungrateful, maniwala po kayo sa akin, kandidato po sila, okay, para maging entitled. Kaya po, ito, question ko sa inyo. Ang mga magulang po ba ninyo pinasasalamatan ninyo? O feeling nyo dapat lang? Dahil magulang ko sila, dapat lang yung mga ginagawa nyo, dapat lang nila ako paglutuan, dapat lang nila ako ipaglaba, dapat lang nila ako pag-aralin, dapat lang. Kasi anak nila ako. You see, kapag ungrateful ka, you are entitled. Hindi siya pwede magkahiwalay. But hindi mo napapasalamatan ang iyong mga magulang. Kasi feeling mo, deserve ko to. Entitled ako rito, karapatan ko to. Dapat lang. Kaya hindi natin sila napapasalamatan, hindi natin nakikita lahat ng efforts nila, hindi natin nakikita lahat ng sacrifices nila. Tapos feeling mo pa may kulang, feeling mo pa hindi ka blessed. So hindi mo nakikita, bulag ka sa lahat ng efforts, bulag ka sa merong ka, bulag ka sa mga dapat mong ipagpasalamat. Ang mga pastors, or coaches, or mentors ninyo, napapasalamatan nyo ba? O feeling mo, eh karapatan naman namin na mapakain, maalagaan, at ma-follow up. Dapat lang, pastor sila.
Diba? Ako ang miyembro, dapat lang. Diba? Kaya hindi natin nakita yung effort, hindi natin sila napapasalamat. We have become entitled. Hello? Ito, kumakalat to sa Facebook. Ang mga ninong at ninang, pinapasalamatan ba, diba, ng mga magulang o nagdi-demand ba? Makikita nyo yun, diba, trending na, ba't 500 lang ang pinagay mo sa inaanak mo? Kaya yaman-yaman mo naman. Diba, nakapag-abroad ka, sima ng asawa mo. Diba? And napaka-ungrateful. Why? Because they are entitled. Na feeling na dapat lang, kinuha kitang ninang. Pasalamat nga, kinuha. And so, sagutin mo yung cake ng anak ko, sagutin mo yung, di ba, yung tuition fee niya, whatever, grabe naman. But, you know, tama po ba? Hello, we have become ungrateful. Why? Because we feel entitled doon sa blessing, doon sa binibigay. O ito, si Lord ba pinapasalamatan? O feeling mo, bakit niya inalaw yung pagsubok sa buhay ko? Bakit niya inalaw na mawalan ako ng trabaho? We have become entitled. Feeling natin deserve natin. Sa totoo lang, wala naman tayong deserve. Yung biyaya niya, libre. Yung biyaya niya, binigay niya si Jesus Christ sa atin ng libre. And we don't deserve Jesus yet. Binigay niya si Jesus para sa atin kahit hindi natin deserve, kapatid. Wala tayong deserve. Hello? And so we need to be grateful. Para maintindihan niyo yung point number one. For example, binibigyan kita linggo-linggo ng bigas. Kahit, alam mo, hindi naman kita mag-alak. Gusto lang kitang i-bless linggo-linggo. Tapos isang linggo, hindi kita nabigyan ng bigas. Tapos nagalit ka at sabi mo, nasaan na ang bigas ko? That is entitlement. Na imbis na tayo ay maging grateful na salamat. Salamat, naging entitled tayo. Kasi feeling natin, deserve natin ito. And that's what, you know, entitlement. Okay. Do to us. Amen. And that's what ungratefulness do to us. Amen. May kausap po ba ako rito? I mean, number two, ungratefulness or entitlement, I want to tell you, is a killer of happiness. Okay? Kung feeling mo entitled ka, definitely ungrateful ka, that's a killer of happiness. Now, question, bakit ang generation natin ngayon hindi masaya? Kahit nasa kanila na ang lahat, ang dami kong kakilala, nasa kanila na ang lahat, pero hindi pa rin sila masaya. Bakit walang joy? Why? Kasi feeling nila entitled sila. Ungrateful sila. Walang thanksgiving. Do you wanna be happy? Do you wanna be happy? Then give thanks. Ang susi para sumaya ka is to give thanks. Ang susi para sumaya ka is thanksgiving. Kapag napansin mo, na sandali lang, hindi ko to deserve, pero araw-araw nagluluto ang nanay ko sa hapagkainan, sasaya ka. Amen. Hindi ko to deserve, pero grabe ang pastor ko. Nagpe-preach every Sunday. Hindi po ko napaparinig. Amen. Di ba? Tama po ba? At may life group leader ako at mayroon akong church na maaasahan na nandyan lagi para sa akin. Amen. Hello? Grabe yung kumpanya ko. Ang dami kong benefits. Alam mo, ang dami po. Ang dami na nilang benefits pero hindi pa rin sila masaya. Ay, mas malaki nga last year eh. Ngayon parang lumikit. Bakit? Entitled. Hindi sila masaya. Kaya sila ungrateful. Amen. Why? Because hindi nakikita yung effort. Remember this, thanksgiving always blesses the giver of thanks. Do you want to be filled with joy? And do you want a heart that is full? And do you want a bolder faith? Do you want to be passionate? Then give thanks. Thanksgiving ay hindi mo binibless actually yung pinapasalamatan mo. Pero ang ibinibless mo
ay ikaw, yung sarili mo. Pero nabibless din yung pinapasalamatan mo. Pero mas nabibless yung nagbibigay ng pasasalamat. Hello? Alam nyo ngayon taon, ang dami po nating magagandang na-receive sa Diyos. Pero bakit magtatapos ang taon na parang feeling mo empty ka, na feeling mo yung puso mo hindi masaya? Alam mo yun, yung parang okay, next year na naman, 2022, okay. Hello? Yung heart mo is empty. Why? Because we disregard the blessings. Because we feel entitled. Hello? Meron po akong illustration dito. Okay, so nakikita niyo po, ayan, nakikita ko yan. Nakikita niyo po ba entitlement? Okay, ito po ang blessing ng Panginoon. Ngayon, blessing ng Panginoon. Ayan, nakikita niyo po, yes. Okay, punong-puno. At ito naman po ang iyong puso. My love, tulungan mo ako, hawakan mo. Ayan, thank you Lord. So ito ang blessing ng Panginoon. Okay, itong iyong puso, empty. Bakit empty? Because si Lord, He kept on pouring, you know, blessings. Okay? He kept on pouring, pero dinidisregard mo. Hindi sinasalo ng puso mo. Hindi mo sinustore sa puso mo. Hindi mo na-appreciate. Diba? Okay? Hindi mo na-appreciate. And so, ang feeling mo, okay, feeling empty ka, feeling anxious ka, feeling depressed ka, feeling malungkot ka. Bakit? Kasi, ay, di ba, wala namang blessings eh. Pero sa totoo lang meron, hindi ka lang grateful. Hello? Hello? May kausap po ba ako dito? Who wants a heart that is full, especially magtatapos ang taon? Sino dito gusto completely masaya heart, excited ka next year? Then, sige, balik ka ulit. Amen. Then, cultivate a grateful heart. Dapat every, may blessing si Lord, saluhin mo. Amen. Be thankful. May ginawa sa iyong nanay mo, keep it in your heart. Keep it in your heart. Amen. May ginawa sa iyong asawa mo, keep it in your heart. And I wanna tell you, kapag araw-araw grateful ka, kapag araw-araw, amen, napapansin mong blessing sa Panginoon at nilalagay mo sa puso mo, I wanna tell you, your heart will be full. Ang problema, yung blessings, binabagsak natin. Dito. Feeling kasi natin, ah, hindi mo napapansin. Why? Kasi feeling mo entitled ka. Ay, deserve ko naman yun. Eh, dapat na yung ginagawa mo. Dapat mo lang ako masahihin. Dapat mo lang paglingkura. Dapat ka lang magtrabaho para sa akin. Dapat lang. Kaya, kahit madaming blessings, kahit ang dami nagagawa sa iyo na asawa mo, kahit ang dami nagagawa sa iyo na magulang mo ng anak mo, hindi mo napapansin. Bakit? Dahil ungrateful ka. Amen? We let the good things fall. Kaya sa end ng taon, ang lungkot-lungkot natin. Pero subukan nyo maging grateful. Subukan nyo ilista lahat ng ginawa ng Diyos. Subukan mong ilista lahat ng ginagawa sa'yo ng iyong asawa kahit na feeling mo may pagkukulang. Subukan mong ilista lahat ng ginagawa sa'yo ng iyong mga magulang o iyong anak. I wanna tell you will have so much enthusiasm for next year. You will have, amen, a fuller heart. Amen. Count your blessings. Store it in your heart. And give thanks. Amen. Okay, strap ng ding daw. Okay, temptation. Amen. Hello? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi mo nga, give thanks. Nga, type nyo nga, God, thank you. God, thank you. And yes, that's what Thanksgiving does. Number three, Thanksgiving brings lasting happiness. Hello? Instead, amen, nahayaan mo na yung mga good things na nangyayari sa'yo, okay, you just let it fall off. Let it fall off. Amen. Thank the giver. Thank God. Saluhin mo. Ipunin mo
maging grateful ka. I wanna tell you, I mean, you will be happy. Store the gifts in your heart. Ipunin mo hanggang sa mapuno. And eventually, you will have a fuller heart. Ano mangyayari? You will be happy. You will have a full heart and you will have a bolder faith. Yes, Thanksgiving will result to a bolder faith. Kapag nilista mo ngayon taon lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo, magkakaroon ka ng faith eh. Na kung nagawa ng Panginoon yan ngayon taon, ba't hindi niya gagawin yan next year? Lord, magpapakita ang gilas kayo. You will have a bolder faith. Sa asawa mo, ilista mo lahat na magagabda na gawa niya. You will have faith for your wife. You will have faith for your husband and your parents. Yes, Thanksgiving will result to a happy life, to a full heart, and a faith that is bolder than ever before. Amen. Alam niyo po, muntik na po ako na magreklamo. Muntik na po akong hindi ganahan na next year. Dahil sa lahat ng mga pagsubok na nangyari at na-highlight ko ata ang mga pagsubok. Alam mo, mamaya isa-isahin ko po yung mga bagay na thankful ako. Oh my God. Ganda ng taon. Ganda ng ginawa ni Lord. Hindi ko napansin. Bakit? Entitled. Come on. Hello? 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 Alam mo, daming tao na sobrang ang dami nila mga good things, pero malungkot sila and still feeling empty. At may mga kilala rin ako na they have less, pero ang kanilang mga puso ay full. Why? Because they practice gratitude. They practice storing blessings in their heart. Kaya po, ako po, heart ko magbigay na magbigay sa mga, alam, mahihirap, sa mga nangangailangan ng tulong. Napansin ko po yung mga bata po sa orphanage, mas masaya sila kaysa sa mga batang mayayaman. Yung natutulog sila sa aircon, may malambot na kama. Kasi yung mga batang mayayaman, focus sila sa iisang wala sila kaysa sa 99 na meron sila. Pero bigyan mo ng spaghetti yung isang bata sa orphanage, ang saya niya at magpapasalamat siya. Amen. Bakit po ang mga tao, di ba, na sobrang sungit? Alam mo yun, di ba yung mga taong grumpy, yung ang sungit, yung parang wala sa mood. Makikita mo naman na ang dami nilang bagay na dapat ikapasalamat. Pero hindi kasi nila yun nilalagay sa puso nila. They let it fall off. Amen. Kaya hindi sila masaya. Amen. Kapatid, there's so many things to be grateful for. Balik kayo kay Lord. Not with another set of prayer requests. Not with another set of goals and dreams. But balik kayo kay Lord. Nagpapasalamat lang. I wanna tell you, it matters to God. Amen. Number four and the last. Amen. You know, not giving thanks, it actually hurts relationship. Yung sense of entitlement, kapag feeling mo entitled ka, kapag wala kang, alam mo, yung gratitude, di ba, kabalik ka rin, ingratitude. Entitlement and ingratitude, actually, it hurts relationships. Why? Because it communicates that you don't see their efforts. It communicates that you don't recognize what they have done. You don't recognize their efforts and sacrifices. Amen. Hindi natin nakikita. Life group leaders, baka hindi nyo nakikita ang inyong mga mentors. Amen. Even akong pastor, baka hindi ko nakikita yung efforts kina mga leaders na meron ako. Amen. O kayo mga magulang, baka hindi nyo nakikita yung effort ng iyong mga anak. O inyong mga anak, hindi nyo nakikita, di ba, ang effort ng inyong mga magulang. Kapag hindi ka napapasalamat, ang dating nun is hindi mo nakikita yung pagpapagal, yung sakripisyo. Feeling mo, dapat mo lang talaga ginagawa yan. Bakit? Volunteer ka.
Bakit? Dahil asawa kita, dapat lang, no? Amen? Eh, mahirap naman mag-communicate yung mga hindi napasalamatan. Kasi yung mga hindi napasalamatan, pag sinabi nila dun sa hindi nagpapasalamat na, bakit naman ganyan? Hindi ka nagpapasalamat. Baka maakusahan pa silang kulang sa pansin. Baka maakusahan pa silang, 'di ba, kulang sa appreciation at ginagawa ang mga bagay-bagay para lang ma-appreciate. Hindi naman. May nakakayang sabihin, dapat ganyan, di ba naman ako na-appreciate? Ba't hindi mo naman ako binabate? Ba't hindi, di ba, hindi mo man lang, di ka man lang nag-thank you? Hindi masabi kasi parang pag sinabi mo, ikaw pa yung mali. Amen? O parang ikaw pa yung KSP o ginagawa mo yung mga bagay-bagay para lang mapasalamatan ka. Pero sa totoo lang, amen, sa totoo lang may point sila. O nga pala, huwag natin gawin ang mga bagay-bagay para pasalamatan. Kung wala, okay, fine. Pero maniwala po kayo sa akin, it will create boost. Or baka wala ka ng next time kung hindi ka magpapasalamat. I wanna tell you, gratitude goes a long way. And also in gratitude, it goes a long, long, long way. Though we are obliged by the Bible to help, to be generous, regardless kung anong i-response ng tao, but maniwala ka sa akin, sobrang hirap i-bless ng mga tao walang pasasalamat at entitled. Amen? Hello? Hello? Gratefulness is the key to have a happy relationship. Gratefulness is the key between husband and wife, parents and children, boss and staff, friends, pastor and discipler. And this, I tell you, yung pastor ko naman, di ako fina-follow up. Teka lang ha. Hindi ka ba talaga fina-follow up o kailangan mo ng pusong nagpapasalamat dahil hindi mo nakikita yung effort? I mean, nagpapasalamat naman ako, hindi ko lang sinasabi. Sandali lang, unexpressed thankfulness is no thanks. You need to say it. Amen. Verbalize it. God, thank you. Amen. Pwede yung 9 nagpapasalamat. Pero hindi lang nila sinabi kay Jesus. Hindi lang nila binalikan si Jesus. Siguro nasa isip niya, alam na ni Jesus yun. No. Verbalize it. Because kapag hindi mo in-express, that's not gratitude. Express it. Amen. Amen. Papa and Mama, thank you. Sweetheart, honey, my love, honey bunch, thank you. Pastor, thank you. I appreciate you. Amen. O kung sino man nagregalo sa'yo, nagbigay sa'yo, nag-effort sa'yo, thank you. Pag nag-thank you ka, para sa'yo yun. Amen. Para sa'yo yun. It will make your heart full. Amen. Thank you, Jesus. Now, how do we express thanks? Matatapos na po ako kasi alam ko na nagpapahinga kayo. Okay? How do you express thanks? Now, before we express thanks, eh, na pag-uusapan natin, mabilis lang, isa-isahin ko lang, amen, para lang makalista na tayo ng mga dapat nating ikapasalamat. But before we express thanks, you know, we need to pause and reflect first. Amen? Kailangan mong mag-pause eh. Kailangan mong mag-reflect. Mahirap magpasalamat nang hindi mo alam ang pinapasalamat mo. You must pause and reflect. Lalo na mahirap makita ang mga bagay na dapat ipasalamat. Mas highlighted kasi yung tragedy. Mas highlighted kasi yung problema. So you need to pause and reflect. Kailangan mong intentionin. Amen? Ang dami pagsubok ngayon to. Binagyan na tayo, COVID-19, hindi pa rin nagbubukas ang tawag dito, ang bansa. Eh kung nagbubukas man, nakamask pa rin tayo, etc., etc. But take the time to pause and list down the things that you are grateful for. It will bless your heart. It will give you bolder faith and it will make your heart full. Then, express it. Amen? Then, express it. Paano mo i-express una? Once na isa-isa mo,
yung blessing sa inyo, Lord. Amen. Diba na isa-isa mo yung mga bagay na mga bagay na dapat mo ipagpasalamat sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. Amen. Diba? Diba? Pag inisa-isa mo na yan at na-realize mong, wow, blessed pala ako. Una, you verbalize it. Sabihin mo, Lord, thank you. Ma, thank you. Pa, thank you. Okay, at huwag ka lang matapos sa ganun. Dugtungan mo. Bakit ka nagpapasalamat? Tingnan mo, it will go a long way. Yung nanay mo, kinabukasan, mas masarap magluto. Yung pastor mo, next week, mas matindi ang preaching. Hello, ang asawa mo, maniwala ka sa mas gaganahan magtrabaho. Verbalize it. Amen? Lord, thank you. Lord, thank you. Or kung mas gusto mong mas sweet, number two, you write it. Write it. Sulat mo. Ma, pa, thank you. Lord, thank you. Write it. Alam mo ngayon, no, ma-Facebook na tayo. Pwede naman sa Facebook, pwede sa feed, pwede sa Instagram, or pwede ibalik niyo yung old school na nagsusulatan. Ang ganda kaya nun. Ang sarap. Write it. Number three, you can give back through material gift or your time. Amen. Give back through your material gift or time. Mararamdaman ng wow, na-appreciate yung effort ko. Bakit? May regalo. Uy, naglalaan ng oras. Number four, share it to others. Pag malaki mo na mabuti ang Diyos, pag malaki mo yung asawa mo, saan kaya na pinagmamalaki? Pag malaki mo ang magulang mo, pag malaki mo ang pastor mo, ang mga members mo, ang disciples mo, ang mga kaibigan mo, pag malaki mo. Amen? Kung ikaw ay, di ba? Kung ikaw ay anak, di ba? Tell it, write your parents a note, or treat them like, mapa, for today ako, sagot ko. Bakit? Wala. Nagpapasalamat lang ako sa inyo. Amen? And tell others about them. Pag malaki mo, highlight mo yung good nila. Itago mo yung pangit. Sa asawa mo, verbalize it. Amen. Write a note or even for today, may massage ka sa akin. Iti-treat kita. Okay. O kaya akong magmamassage sa'yo or makinig ka lang. Amen. Spend time with your husband. Amen. And especially to God. Especially to God. Verbalize it. Amen. Write it. Sulat mo sa devotion mo. Hello? Give back to God. Give your tithes. Give your offering. Give your first fruit. Give to the poor. Amen. Give your time. Give your life. Serve the Lord. Hello? Kaya yung mga matitindi nagsaserve, yun yung talagang sobra yung pasasalamat sa Diyos eh. Amen. And verbalize it. Amen? Amen. Psalms 107:1-2. Sabi dito, give thanks to the Lord for he is good. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others he has redeemed you from your enemies. Amen. Verbalize it. Write it. Amen. Give back through material things. Hindi kailangan magarbo. Simple lang or oras mo. And number four, tell others. I want to tell you, once ginawa mo yon, you will have a full heart. Kapatid, wala tayong deserve. Wala kang deserve. Ni isa. Lahat ng ginagawa sa'yo ng Diyos at ng tao ay binibigay nila sa'yo yon dahil mahal ka nila. Hindi dahil deserve mo yon. Start cultivating a thankful heart. Kaya ang tanong ko po sa inyo is this eh. What are the things you are grateful for this year? Before we list down our prayer requests again, before we list down our goals and dreams again, before we even list down the things that, you know, you want to change in yourself, that why don't you list down the things that you are grateful for? Tignan natin kung hindi ka magiging masaya. Tignan natin
kung hindi ka magkakaroon ng mas matinding faith, tignan natin kung hindi mo mag-glorify ang Panginoon. Alam niyo po, matutuwa siyo. An attitude of gratitude matters to God. Kung pabalik ka sa Diyos, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Of course, mabait si Lord. Mabait si Lord. Of course, makakahingi ka. Pero iba yung mga taong nagpapasalamat. Mahirap i-bless ang mga taong hindi nagpapasalamat. Hindi, wala naman akong dapat ipagpasalamat. No, meron. Listen down. Amen? Opo, sa daming pagsubok. Ang daming pagsubok. Ang daming mga heartaches. Ang daming mga trials. Ako po ay talagang gumagapang na. Amen. I want to tell you, I mean physically, emotionally, as a pastor, plus a president ng denomination, plus a head ng isang group. Tapos ngayon ako ay breadwinner, plus may anak. Amen. Gumagapang talaga. Hello? Ayan. Baka ma-highlight ko na lahat ng pangit. Okay. Muntik na akong hindi magpasalamat. But you know, when I realize, sandali lang, sobrang daming dapat ipagpasalamat. Alam mo, mag-iedan taon na sobrang saya ko pa. Lord, mabuti ka. Number one, na aking ipapasalamat. Hindi ko na isa-isain sa dami. Pero number one, isang aking chosen. This year, ako po ay nagkaanak. Amen. At isinilang ko si Joseph. Wow, God is good. During labor, sinamahan ako ng Diyos and God provided. Malaki ang bills sa Korean, pero nag-provide ang Panginoon. The Lord is good. Muntik nang hindi ko mapansin. Meron akong anak. Napaka-cute. 7 months na siya. Guys, mahalin niyo si Joseph, okay? Wow! Amen! Hello? Pangalawa, we have produced Puso Kids and Life Star. Wow! We have a book at children's book. Okay, pangatlo, construction sa church. Wow! Matatapos na ngayon. 1 week na lang matatapos na. Wow! Thank you, Lord. Lord, maraming salamat. At ang pinakamatindi, hindi ko na maisa-isa. Ayan, mahaba. Nakikita ko sa listahan ko. Pero panglima, amen, is ang construction ng aming bahay. Amen. Ako po sa totoo na sumakit ang ulo ko, Lord. Saan kami titira, yung maayos na tirahan. Yung kondo namin, walang araw. Okay, pag magluluto ka talaga, suffocated ka. Pinahiram ko sa church, ginamit ko ulit. Pero sabi ko, Lord, kailangan namin ng bahay. Hindi naman kami pwede dito sa Pampanga because the Lord wants us to live and live. Amen ang aming madami problema. Hindi namin alam kung saan. Pero ngayon, tapos na yung bahay. At hindi ko rin alam kung paano namin yung nabuo na tayo. During my birthday, people bless me. Lahat yun. Lahat ng blessing sa akin ng tao, blessing sa akin ng Panginoon, napunta lahat sa aming bahay. At ngayon natapos na. Daming tumulo. Andiyan si Tita Emily, si Christine, amin si Benson, amin sila Coach Norma, inassist ako, si Tito Tony, inassist ako, and of course, ang aking asawa, amin, dalawa kami, na talagang si Tita Bebe, ang dami nag-assist because hindi ko kaya dahil may anak, meron pang madaming ginagawa, but natapos din. Mamingit sa lahat, nakatulong tayo. Dami po natin natulong. Wala tayong pera, pero dami natin natulungan. Amen. And so many things to be grateful. Kung ma-highlight natin ang pagsubok, amen, una, hindi mag-glorify si Lord. Pangalawa, ikaw mismo, matatapos ang taon na malungkot ka. But if you will just, you know, write down the things that you are grateful for, I know, and then you will have a full heart. Amen? Amen? Sabihin mo nga, God, thank you. Sabihin mo nga, God, thank you. Now, tawagin ko po, ewan ko may background music na. Invite ko po. Okay, I want to have a background music. I want you to write down. Okay, write down. Tatlo muna, mamaya. Okay, mamaya. Isulat nyo, mahaba. Ako, hindi ko may isa-isa, okay? Kasi sa dami, alam nyo lang.
Amen. At private yung iba. But top three mo na pinagpapasalamat mo sa Panginoon. And we're gonna enter His gates with thanksgiving. And we're gonna enter His courts with praise. Amen? Come on, write down right now. Thank you, Lord. Get a pen, get a notebook, write down. Or even you can type it sa ating comment section. Huwag kayo mahiya. The things that you are grateful for. Amen. Kahit na may pagsubok, kahit na pinagyo, kahit tinamaan ng odet, meron. Magpasalamat ka. And the Holy Spirit will reveal it to you. I want to tell you, you will have a happy heart. I mean, you will have a bolder faith. You will have a full heart. The Lord will be happy. The Lord will be glorified. Give thanks to the Lord for He is, yes, mabuti ang Diyos. His faithful love endures forever. Has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others He has redeemed you from your enemies. Amen. Thank you, Jesus. Wow, thank you, Lord. Sige po, right now. Amen. Thank you, Jesus. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. Pura ba shikarabahan? The Lord is... Now, type down. Type it down. Type down the things you are grateful for. Before I pray, type down. Thank you, Jesus. Come on, type down. Don't be shy. Thank you, Lord. Amen. Amen. Nakikita ko po ang inyong mga comments. Thank you, Jesus. Pushy karabahan. Nakakatakot po ang next year. But because of the things that Jesus has done, then we will have a bolder faith na kung ginawa niya to this year, then gagawin niya ulit next year at mas higit pa dahil faithful ang Diyos. Amen? Ako po, kinakabahan na. Lord, kakayanin ko ba? Lord, kakayanin ko ba? Kaya ko ba? Pero dahil may blessings ngayon taon at madami siyang ginawa ngayon taon, then kakayanin at makakaasa tayo na kung mabuti ang Diyos ngayon taon, mas mabuti siya next year. I want you to close your eyes right now. Amen. And I want you to enter. Enter His gates with thanksgiving. Enter His courts with praise. I want you to smile. Okay. Stop it with your, you know, with your entitlement spirit. Amen. Yung stop it with your deserve ko to. Dapat lang. No. Stop. Wala kang deserve. Pero binayayaan ka. Amen. And I want you to enter His gates like a child with a grateful heart, with a thankful heart. At sabihin mo, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Isa-isahin mo. Verbalize it. Come on. Verbalize it. And then commit, God, dahil mabuti ka, I'm gonna serve you. I'm gonna follow you. Lord God, I'm gonna give my tithes and my offering. I'm gonna give my life to you, Lord God. And I'm gonna tell others what you have done. Milagro, Panginoon. Milagro ang ginawa mo ngayon taon. Salamat, Lord. Wow, ang laki ng ginawa mo. Yes, malaking pagsubok, pero ang laki ng ginawa mo. Ang ganda. Yung grace mo nag-sustain. Lord God, yung power mo enable us to do greater things. Yung kabutihan mo provided for us, Lord God. Kahit walang-wala na kami, nag-provide ka, nagbigay ka, Panginoon. Lord God, at hindi mo kami pinabayaan. You are our Jehovah Rapha. You are our healer, Jireh. You are our provider. Yes, God, that's true. And we thank you. Hanggang ngayon, nandito kami, we're still standing. Kahit nasa gitna kami ng pandemya, buhay kami. Hindi kami nagkasakit. O nagkasakit man kami, pero nakasurvive kami. Salamat po, Panginoon. Ang dami naming dapat ikapasalamat. Church,
offer to the Lord thanksgiving and praise. Amen? Amen? Sige po, sama-sama po tayo manalangin. Okay, I'm gonna end in prayer. Amen. Hawakan po kayo ng kamay. Okay, as a family. Amen. Thank you, Jesus. Let's pray, Father. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo ngayon, Pablo. Hindi madali ang taon. Literally, Lord God, she made kami. Literally, she made kami. But thank you, Lord God, because of your grace, we are still standing. At hindi lang kami nakatayo, Panginoon. Lord God, kami ay naging malakas, kami ay naging katulad mo at naging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Nagpapasalamat kami sa iyo. Ikaw ay mabuti. Ano man ang aming season, mabuti ka. Haharap kami sa panibagong taon, Lord God, knowing in our hearts na mabuti ka. At kung may ginawa kang madami ng 2021, madami ka rin gagawing mabuti sa 2022. At yun ang i-highlight namin. Patawarin mo kami kung naging entitled kami. Patawarin mo kami kung naging ungrateful kami. Patawad, Panginoon. Di namin nakita. Yung mabubuti mong ginawa, tinatapon namin. Tinatapon, hindi namin iniipon. Kaya empty ang aming puso. Di kami masaya. Tawarin mo kami, Panginoon. But simula ngayon, Lord God, we will be grateful. Not just to you, Lord God, to our parents, to our children, but to the people around us, to our wives and husbands, to our family, God, to our churchmates, to our workmates, to our bosses. We will be grateful. Salamat po, Panginoon. Lord God, ang aming bibig, yan lang ang gagawin. Hindi namin nahahighlight ang reklamo. Hindi namin na-highlight ang pangit. Ang i-highlight namin lahat ng magagandang nagawa mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. May the Lord bless you, keep you, make His face shine upon you. Amen. Blessings upon blessings will overtake you. As you give thanks to the Lord next year, be excited. Patikim pa lang ang ginawa ng Panginoon sa'yo this year. Patikim pa lang. Madami siyang surprises sa'yo. Praise yourself because our Lord is good. God bless you, Life Giver.